hindi yung malasimilyang maliliit na isda na karaniwang nakikita natin sa mga tabing sapa sa Pilipinas. Sa Ingles, ito ay ang tinatawag na puffer fish. Marami ang taong kumakain ito sa bandang Japan, the land of the rising sun. Doon, tinatawag nila itong fugu at ang mga chef na talagang nag-aral at may lisensya lamang ang siyang maaaring maghain ito sa mga tao. Alam nyo, marami ang rendition ng pagluluto ng butete. Andiyan ang pagkain ng hilaw, pagprito, o di kaya naman sinabawang butete. Pero hindi lang naman exclusive sa Japan ang mga kumakain ito. Dito mismo sa Pinas kung saan marami ang may lahing matapang ang ginagawang pagkain din ng butete. Hindi para panlaman siya ng pamilya kundi gawing pulutan. At ang resulta ay hindi kaaya-aya. Tulad na lang ni tatay na ginawa pang kilawin ang iniwahiwang atay ng butete. At alam niyo ba kung saan nakalagay ang lason ng isang butete? Well, sa atay. Ang butete kasi kaibigan ay nagtataglay ng tinatawag nating tetrodotoxin kung saan halos 1,000 beses itong mas nakakalason kaysa sa cyanide. At sa totoo niyan, base sa nakatala, ang isang puffer fish ay maaaring dumedo ng halos 30 katao kung ito man ay hindi nahain ng maayos. At ang malala pa dyan, kaibigan, wala pang antidote para dito. Kaya naman kaibigan, payong kapatid, kahit maraming video tutorial sa YouTube kung paano ang pag-debone o paghiwa ng butete, ay wag na wag ninyo itong gagayahin o kakainin. Okay. Pangalawa, kabuti. Alam nyo, hindi makukumpleto ang listahan ng mga nakakalasong pagkain kung wala ang mga kabuti. Specifically, ang tinatawag na Amanita paliodes, ang nakakadedo pero napakasarap di umanong mushroom. Tinatawag din itong death cap. Isa ito sa pinaka-notorious pagdating sa pagkakalason ng mga tao. At kung si Batman ay may Robin Hood, ay mayroon din itong katandem. Ang Amanita o Creata o mas kilala din sa tawag na Destroying Angel. Isa itong patunay na hindi lahat ng may anghel sa pangalan ay mabuti. Ang dalawang ito ay salarin sa halos 90% ng mga taong nalalason dahil sa mushroom. Alam nyo kaibigan, marami namang mga scientifico ang nagbigay ng listahan ng mga mushroom na pwedeng kainin at mga mushroom na hindi pwedeng kainin. Napag-aralan na nila ito. Salamat sa mga taong nagbuwis ng buhay. Pero ang problema kasi ay hindi maikategorya ng normal na mata ng tao na gustong kumain ang mushroom sa nakakalason sa hindi nakakalason. Kung titignan kasi ay pare-pareho lamang ang kanilang itsura. Ang lesson dito kaibigan ay huwag ka nalang kumain ng kabuti. Pangatlo, mansanas. Tama kaibigan, apple. Ang apple ay kabilang sa listahan natin ngayon. Let me explain. Alam nyo, base sa pag-aaral ng mga dalubhasa ay ang buto ng mansanas ay nagtataglay ng tinatawag nating cyanide. Bagamat maraming cyanide ang present sa iba't ibang prutas, ay mansanas ang naisip ko para mas madali nating maintindihan ang lahat. Ang cyanide ay isang nakamamatay na laso na hindi dapat natin ipagsawalang bahala. Okay. Eh kaalaman, paborito ko ang mansanas eh. Kinakain ko pa nga yung mga buto. Bakit wala pa rin nangyayari sa akin? Anyari, well, tulad ng madalas nating sinasabi, hindi mo makukuha ang isang perlas kung hindi mo ito ibubuka. Pag kasi kinain mo ang buto ng mansanas na buo pa, ay okay lamang ito. Pero kung binuksan mo ito o kinagat, ay doon ka na ma-expose sa lason. Ang tanong ngayon natin ay ilang mga buto ng mansanas ang maituturing na nakamamatay. Ang nakamamatay na dosage ng cyanide ay 1 mg per kilogram base sa timbang ng katawan mo. In short, kung isa kang patpatin ay mas strong kang malason sa buto ng mansanas. At kung ikaw naman ay bigatin, ay mas mataas ang dosage ng cyanide na kailangan mo kainin bago ka malason. Kadalasan kaibigan, ang isang pirasong buto ng mansanas ay mayroong 0.49 mg ng cyanogenic compound. Iba-iba ang bilang ng buto sa loob ng mansanas, pero ipagpalagay na natin ito ay may 8 buto. 0.49 multiply by 8 equals 3.92 milligrams. At kung ikaw ay may timbang na 70 kilos, ang ibig sabihin lang yan ay 143 na mga buto galing sa mansanas ang kailangan bago ka malason. Alam nyo, marami akong gustong ibahaging kwento sa inyo kung saan ginamit ang cyanide na nakukuha sa buto ng mansanas sa maling gawain tulad na lang ng isang insidente kung saan tinapos ng isang babae ang buhay niya sa pagkain ng peras. At marami pang iba. Siguro sa susunod na paksa na lamang yun. Okay. Pang-apat, keso na puno ng bulate.
Caso Marzu, o mas kilala sa tawag na rotten cheese. Isa itong cheese na puro ng maggots o bulate. Ang malala po dyan, kaibigan, naging tradisyon na ito ng mga tao doon sa Sardinia. Isa itong lugar sa Italy. Ang ginagamit na gatas dito ay ang galing sa tupa. Ang proseso, kaibigan, kung paano ito ginagawa ay ilalabas ang pecorino cheese at hahayaang langawin ito ng ilang araw. Parang nagsisilbing alay ng mga tao ito sa mga langaw sa kanila. May tawag din ang langaw na kumakain ito. Ito ay ang cheese fry. Doon, hahayaan nilang mangitlog ang langaw at kalaunay magiging mauod ang mga itlog nito. Sa unti-unting pagdami ng mauod dito ay ang siya namang dagsa ng mga taong gustong lantakan ito. Ang asid, kaibigan, galing sa tiyan ng langaw ay ang siyang dahilan kung bakit ang cheese ay nagbabago ang texture. Mula sa pagiging buo nito ay unti-unti itong magiging krema sa loob. Sa dami ba naman ng umiibak at umiihing langaw doon, isama mo pa ang mga itlog na magiging uod ay talaga namang manlalambot hindi lang ang cheese kundi pati ang mga taong unang beses na makakaalam nito. Ang lasa ng cheese, kaibigan, para sa mga tao doon ay out of this world. Napakasarap daw itong ipares sa tinapay kasama ang wine. Ito rin minsan ang itinuturing, kaibigan, na main dish sa mga kasal at mga okasyon sa kanilang lugar. Kaya naman, hindi natin siguro may i-apply ang tagline ng alak dito na habang sumasarap, ay hindi baliktad yata, habang tumatagal ay lalong sumasarap. Oh, hell no! At ang ating panglima at ang ating panghuli ay ang octopus. Sa iba't ibang parte ng mundo ay itinuturing ang octopus na isang delicacy. Hindi lang basta-basta kinakain ng hilaw, kundi kinakain ito ng buhay. Specifically, mga taga-Japan, China, at ang ilan nating opa sa Korea. Alam nyo, wala namang lason talaga ang mga octopus na alam natin kinakain ng mga tao. Bagamat mayroong mga species na may lason ay ang kinakain natin, wala. Pero ang nakakamatay dito, kaibigan, ay ang paraan ng pagkain. Mabilis na kaalaman, alam nyo ba na ang bawat isang octopus ay mayroong 9 mga utak? Nakalagay ang kada isang utak, kaibigan, sa kada isa nilang galamay. Ang pangsiyam naman, kaibigan, ay ang tinatawag na central brain kung saan ito ang nagko-control sa nervous system ng mga octopus. Bukod dyan, ay mayroon din itong 3 puso at sa pagkakataong ito, hindi mai-a-apply ang sinasabi ng mga tao na ang isang puso ay para lamang sa isang puso. Anyway, ito rin ang sagot, kaibigan, kung bakit kahit natanggalin mo isa-isa ang galamay ng octopus ay gumagalaw pa rin ito. Dahil mayroon nga itong sariling utak. At tulad na nabanggit, pag kinain ito ng ilaw at gumagalaw, may chance na sumabit ang kanilang tentacles sa daanan mo ng hangin sa lalamunan. At marami, kaibigan, marami na ang report tungkol dyan. Kaya naman ang isang vlogger sa China ay natauhan nang minsang nag-comeback ang isang octopus na siyang balak niyang kainin. Ang vlogger, kaibigan, na tinutukoy ko ay kilala sa tawag na Seaside Girl, Little Seven. Base sa kanyang vlog, ay 52nd in the video ay nag-alboroto si Squidward. Sa unang mga segundo ay sinasabi niyang, okay lang naman ito, kaya ko itong tanggalin. Pero ang parang malasaction cup na bawat binti ng octopus ay lalong lumakas pa ang paghigop sa kanyang mukha. Sa video, sumisigaw siya ng, I can't remove it. Pinilit niya ngayon itong tanggalin hanggang sa kabutihang palad ay natanggal niya naman ito. Buti na lamang ay patong-patong ang filter na ginamit niya sa video, kaya kahit papaano ay natakpan ang aftermath ng kanyang ginawa. Ang mga netizen naman na nakapanood ay sinasabing deserve niya ang nangyari sa kanya dahil hindi nga naman talaga makatarungan na magmamala Attack on Titan ka sa pagkain ng octopus. At matapos nga ang nasabing vlog ay gumawa siya ng panibagong video kung saan nakitang buhay pa si Squidward. Pero ilang sandali lang ang lumipas, bilang ganti binabad niya ito sa kumukulong mantika. Ano sa ninyo, kaibigan, nakuha ba ng octopus ang hustisya bago man lang siya kainin o papanigin niyo ang vlogger na walang maisip na pagkain kundi kumain ng buhay na octopus?